namin ano, na talagang hindi yung pagiging fan mo ay nadadala mo sa ibang level. This time kasi hindi rin naman nagbago, although yung kultura ba ng pag-idolize ay talagang may ibang kultura kasi ang Pilipino na ano eh, na hindi mo maipagmamalaking Pinoy. Sorry ah, pasensya na po kayo doon sa introduction ko kasi gusto ko lang mag-react doon sa naganap sa Quirino Grandstand nung araw ng kalayaan, June 12, celebration kung saan may free concert ang iba-ibang mga banda na ilang araw din ng celebrate eh, hanggang mag-culminate na nga nung June 12. Tapos yung grupong Beanie, wow, salamin. Ako'y na-attract din doon at ako'y sobrang naaaliw din po sa kanila. But anyway, yung grupong Beanie ay lalo't free concert, talagang dinumog. Hindi na lang po lumabas sa ibang mga balita yung mga nasaktan, yung mga nanakawan, nadukutan, mga na-chancingan ng mga babae. Dahil nga po doon sa, dahil free concert, dinagsa, nagkumpul-kumpul ang mga tao, tapos yung mga scaffoldings, tapos nandoon yung mga pinaglalagyan ng mga sound system, ng mga ilaw, etc. Talagang inaakyat na mga tao, doon sila nakaupo, may mga nakahubad pa doon. My goodness, at nagkarambulan dahil atat na atat ang lahat na mapanood ng libre ang Beanie na talaga naman pong sa mga panahon na ito ay maituturing natin sa industriya bilang numero unong female group sa bansang ito at talaga namang dinadala rin ang pangalan ng Pilipinas sa ibang bansa lalo na sa Southeast Asia. Na talaga namang nakikilala na rin sila lalo na yung brand or uri ng kanilang musika, ang uri ng kanilang performance on stage at pinagkakaguluhan din ng bonggang-bongga. So, ipinahinto nga, nabalita natin dahil sa riot na yon, pinahinto yung performance nila hanggat hindi na si-settle down. Pero parang hindi na rin itinuloy yung performance na yon ng Beanie dahil nga po yung mga tao ay parang hindi na makontrol. And nakakapanghinayang lang na yung ganitong klaseng support na ipinapakita natin sa grupong Beanie, kagaya halimbawa, ay hindi nagmamagnify or hindi natin nabibitbit sa ibang medium gaya ng totoong concert nila. Kasi yung mga totoong concert nila talaga namang makikita mo, sold out ang mga tickets and everything, pero sa mga bigger venues na inaasahan, parang alam mo yon, yung mga ibang artist natin at ibang producer na nag-hope eh, hindi nila masyadong nami-meet yung ganong expectations. And lumundag tayo sa medium ng movies na pag gumagawa na ng movie yung mga ganong klaseng performers eh, parang bakit parang hindi niyo naman masyado rin sinusuporta? May mga ganon, kaya parang ang mga producers or mga investors ay nagtataka ngayon na ang mga Pilipino ba ay mahilig lang sa libre? Pero hindi naman, kasi nitong mga nakaraang araw, ito today is June 16, itong mga nakaraang araw pag sa paglibot-libot namin sa mga ilang sinihan, alam mo, magtataka ka, ang dami-dami mga tao sa mga sinihan. Hindi yung mall, regular na maraming tao lagi yun eh, pero yung mga sinihan, ang daming tao, pinipilahan talaga nila, hindi nga lang yung mga local flicks. Kaya nga doon sa isang episode na balita natin, hindi gumana yung mga, kung gimmick mong matatawag yung ginawa ni Sian Lim, hindi yata gumana, kasi talagang makikita mo pagdating sa pila sa box office, walang bumibili ng tiket sa pelikula niya. Although yung mga ibang foreign films na kasabayan, ang hahaba talaga ng pila ng mga tao, na that goes to show na hindi nawawala ang audience. Kaya lang talaga, yung audience talagang siguro namimili lang sila ng gusto nilang panuuren. And sa connection, bilang pag-connect po natin sa Beanie, yun na nga, nagkaroon ng mga aksidente dahil libre. Pero siguro pag may mga bayad, hindi naman ganun. Kasi nga, mas alam mo yung mga tao, pag bayad ang mga ticket nila, alam natin may mga upuan yan, may ganyan-ganyan, mas safe dahil ang security iba. So nakakalungkot lang na nangyayari pa rin ang mga ganyang bagay. Pero syempre sa mata ng iba, masaya yon. Although
ang mga nagiging biktima ng mga hablutan, sabunutan, kurutan, tsansingan, nakawan, etc. etc. na hindi maganda, ay silang kakawawa. At gusto ba natin ang maraming ganun? Di ba, hindi rin. So, Vini, well, ako'y tagahanga ninyo. Good luck sa inyo. At isisegue ko rin itong balitang ito kasi alam natin ang SB19 na matagal rin nating hindi na ibabalita rito. Nakakatuwa rin sila ang SB19 dahil individually ang mga kagaya nina Estelle at yung iba pang miyembro ay nabibigyan ngayon ng pagkakataon naman na ma-partner sila sa iba't ibang mga artist at yung mga individual career nila ay na-highlight din. Bukod sa sila, may grupo pa rin naman na SB19 na talaga namang pinapansin pa rin at pinagkakaguluhan pa rin. In fact, ang very latest nga na controversy ang kinasangkutan nila ay may kaugnayan dito sa ating paboritong volleyball player na si Cici Rondina na natanong sa isang interview, isang panayam at nasabi niya na parang hindi niya kilala yung SB19 at pinutakti na po siya ng napakaraming mga bashers at kung ano-ano na tinawag sa kanya na yung mga iba personal lang sobra, lalo pa yung hindi naman siya kilala sa mundo ng volleyball, ay nakusahan siya ng kung ano-ano. But eventually naman po, nag-sorry naman po si Cici Rondina. Dahil talagang kung yun naman talaga, kung yun ang totoo, na hindi nakakarating dun sa, kumbaga dun sa vicinity, sa grupo niya, o dun sa kanyang teritoryo, yung SB19, hindi mo naman talaga masisisi na sabihin niyang hindi niya kilala yung SB19. Pero again, but then again, bilang isang role model din naman at ideal naman lalaro itong si Cici, professional, na humingi siya ng sorry sa mga sa tingin niya ay na-offend or nasaktan ng kanyang naging pahayag na hindi niya kilala ang SB19. O, diba? Ang BGY, oh my God, ang guhusay po nila. Si Neo Rivera, di ba? Yung sumasta yun ng attitude, napakasaya. Basta ako po, pagpasensyahan nyo na kasi ako'y lolo na. Ako'y lolo na! Ah, hindi na ako ano sa mga ganyan na mga kabagets. Pero ako'y sobrang ina-appreciate ko po at ina-admire ang mga ganyang mga bagong blood, mga bagong dugo ng mga performers, celebrities na hindi lang nagbibigay ng kasiyahan at karangalan sa Pilipinas maging sa labas ng bansang ito na i-represent nila ang Philippines. Dahil nga, sabi nga natin, nag-evolve na ang forma o plataforma ng kantahan, sayawan, stage performance, music na talaga namang worldly or globally ay mas natatanggap na at marami ng following. So, tayo mga Pilipino, talagang dapat lang nating ipagmayabang ang ating mga sariling kultura at mga sariling talento dahil well appreciated na siya and well admired na rin siya sa ibang panig ng mundo. Again po ako ang inyong lingkod, Papa Unbearable Ambet Nabus. Nagpapasalamat sa inyong lahat dito sa Unbearable Channel, sa ating mga supporters diyan, yung mga comments niyo na sinasagot ko, yung mga nag-aaway-away po dito sa aking maliit na channel, humihingi po ako sa inyo ng dispensa. Okay lang po yan, mag-express po kayo ng inyong emosyon at mga damdamin, pero ako po yung nagbibigay ng paunawa na sana wag naman paubutin doon sa mga personal na paronggitan, personal na batuhan ng mga salita kasi may mga nasasaktan din po mga damdamin at syempre ayaw din po na natin na nangyayari yun sa atin. Diba? Sa aking mga sponsors, ang Simas Philippines, ang Faces and Curves, ang Gorgeous Smile, ang One Dental Clinic, ang Ideal Vision, si Colonel Jun Di Mayuga at marami pang iba, ang MWell, ang Gabay Kalikasan, Gabay Guro, si Mama Shakeable Revilla, ang mga kaibigan ko dyan sa abroad, si Roger Esmer, si Jeric Dolcientos, Ate Josie Dagami Johnson, si Ate Lolita Di Dios Katsuki, o yan, Kuya Rene De Leon, si Tito Manny Garcia, at maraming pa pong iba, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapwa ko Oragon, ang mga kaibigan kamag-anak ko sa Canada, si Kuya Von, si Ate Cora, si Lily Reyes, ang mga taga Ottawa, at lahat po ng mga taga America din po, at mga taga Australia, Italy, Hong Kong, kung saan pa mang bahagi ang naaabot po nito. Maraming salamat po. Again, Ambet Nabus, nagpapasalamat.